So andito rin po yung isang magiting na da'i natin sa pagdadawa sa online. Nakikita po natin ito madalas sa FB. Upo muna yung mga iba. A'udhu billahi minashaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulullah nabiyyuna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ito na yung buhay natin. Ito yung buhay. Tanong mo sa sarili mo, kung ikaw ay dito, anong sasabihin mo sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sino dito sa atin, mula Fajr hanggang ngayon, nagbasa ng Quran, kahit isang verses ng Quran? Tanong mo sa sarili mo. Kahapon, sino nagsadaka? Last Friday, who is among the one na sa first saf na? Kapatid ko sa Islam, kullu nafsin da'ikatul maut. Alam natin, kilala natin si Ustad Ahmad Javier. Kilala natin siya. Allahu Akbar. Pero ngayon, he's gone. Pagtapos na Ramadan, Shawwal, wallahi, huling video niya. Anong huling video niya? Salamat hindi, away. Yung huling, hindi yan, yung huling video niya sa episode, series sa Ramadan. Hindi Eclipse. Ha? Yawmul Qiyama. Last day of judgment. Yun yung huli. Nandito si Ustad. Nandito si Ustad. Bro, tanong mo sa sarili mo. Anong ginagawa mo? Kung ikaw lang sa bahay, walang nakikita sa'yo, anong ginagawa mo? Yung haram relationship sa cellphone. Eto, yung cellphone. Lahat tayo may cellphone. Yung iba nanunood ng pornography. Yung iba nagchat-chat sa mga babae. Tingnan nyo, cellphone. Ay, yung huling video niya nakita ko, wallahi ladim. Lahat tayo na nakita natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Matakot tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito, pag-aaral to. Ang dami naglulong. Ay, Ustad Ahmad. Ustad Ahmad, namatay bro. Huwag kang mabiro. Bro, sino si Ustad Ahmad? Namatay rin Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Walang nangyayari sa puso mo ngayon, kapatid ko sa Islam. Narinig mo sa Quran, kullu nafsin dha'ikatul maut. Walang nangyayari sa puso mo, kapatid ko sa Islam. Ito yung huli, ito yung day of judgment niya. Simula na already. Papasok sa libingan, tatlo lang yung tanong ng anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala. Marabuk. Wallahi, kung hindi mo kilala ang Allah subhanahu wa ta'ala, kahit ikaw ay Muslim, kapatid ko, hindi ka kaya magsagot. Kasi sa libingan mo, hindi yung bibig nagsasalita, yung puso. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Ako sa sarili ko, hindi ko alam kung ano yung laman ng puso ko. Sobrang dumi yung puso ko, kapatid ko sa Islam. Sobrang dumi. Paano ako tatayo sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala? Paano ako tatayo sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala? Alam natin, sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Hindi sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala that you will come with pera, yung kayamanan, yung asawa, wala lahat. Tingnan mo, sabi na Rasul sallallahu alayhi wa sallam, authentic hadith, kung isang tao ay namatay, tatlo will follow him, dalawa will come back, isa lang will stay with him. Yung una-una, his kayamanan, will follow him. Asan yung kotse ni Ustad Ahmad? Wallahi, nasa labas. Nasa labas. Kung ikaw ay bro, yung kayamanan mo, ayaw mo mabigay ng sadaka. Yung zaka, ayaw mo mabigay. Isang piso lang, ilagay mo dyan sa box, ayaw mo. Pero pag sugal, nandun ka na. Nandun na. Pag bumili ng sigarili o alak, nandun na. Pag bumili ng CD, nandun na yung pera mo. Wallahi ladim, kapatid ko sa Islam, yung kayamanan, it will not help you except kung nabigay ka ng sadaka. Nandun, asan yung pera nyo, kapatid ko sa Islam? Nakatago sa bank. Nakatago sa bank. Bigyan nyo sa sadaka before the day will come, kapatid ko sa Islam. Hindi ako ustad, hindi ako perfecto.
Wallahi al-azim, si Ustad Ahmad, he gave me a camera. Ako kasama ko si Amir. Yung camera, sabi niya, gamitin mo ito para sa da'wa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat tayo dito may camera, lahat tayo dito may cellphone. Pero nandun, away, chismoso, chismisis, lahat nandun na. Haram, haram, haram! Nagnood ng pornography, nagnood ng babae, nag-aad ng mga babae sa Facebook, yung mga babae nag-aad ng lalaki, nagtitikto, walang hijab! Tingnan natin yung buhay. What happened to him? Early in the morning, nagbabicycle. Allahu Akbar, bicycle. Ilang mga kapatid natin namatay doon sa hotel, nagsisina. Nagiinuman, namatay. Subhanallah, kapatid ko sa Islam. Alam ya'ani nillathina amanu an taqsha qulubuhum li dhikrillah. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, is it not time that the hearts of the believer become self, malambod na puso, become self by the remembrance of Allah? Kapatid, narinig mo yung Quran, wala nangyayari sa puso mo. Pero pag narinig mo yung music, Allahu Akbar, nandun ka na. Subhanallah, kapatid ko sa Islam. Look at it. He is here, Ustad, he is here. Lahat natin, kilala natin. Wallahi, maganda yung ugali niya. Wala akong masabi na masama sa kanya. Wallahi, labim, Allah knows best. Allah knows best. Lahat tayo na gumagawa tayo ng video, da'awa, mga kapatid ko sa Islam, tanong mo sa sarili mo. Mga kapatid ko, si Ustad, lahat ng video niya, wallahi laging saksi ng mga kapatid ko, yung mga kapatid, mga brothers. Sabi niya, gumawa ako ng more than 1,000 na videos. Ikaw, ilang video gumawa mo para sa da'awa? Pero TikTok, marami kang video. Sigaw na walang, subhanallah, nandun ka. Kamusta yung sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa katawan mo, kapatid ko sa Islam? Sister, kamusta yung sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa katawan mo? Marami sa balbas lang makikita mo yung mga kapatid natin, wala sa sunnah. Sa damit, wala sa sunnah. Sa ugali, wala sa sunnah. Sa pagsalita, wala sa sunnah. Kul in kuntum tuhibbuna Allah, kung ikaw ay you love Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, direct command from Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullah, fear Allah. Pero yung Muslims ngayon nagpapatayan, Muslim ngayon nagsisunugalingan, Muslim ngayon nakiinuman, Muslim ngayon nagnanakaw, subhanallah. Pag narinig mo yung Allahu Akbar ng adhan, nandun ka sa bahay, nagpa-Facebook. Pero nandun yung fasa, sinabi na Rasul sallallahu alayhi wa sallam, authentic hadith. Pag narinig mo yung adhan, punta ka na sa masjid, umupo ka na habang ikaw ay nakaantay ng sala, ang anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala, they're making dua for you. Ikaw, piliin mo, kapatid ko sa Islam. Anong gusto mo? Yung dua ng anghel ng Allah o yung chismoso mo o yung Facebook mo? Kapatid ko sa Islam, sinabi ko sa aking sarili, hindi ako usta. Wallahi, lahat tayo gusto natin papasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero yung buhay mo, how do you live your life? If you live the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala, the angel will come down. La khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Wag kang matakot. Absiru bil jannatil firdausil a'la. Wag kang matakot, subhanallah. Kapatid, tanong mo sa sarili mo, anong paraan o anong situation ikaw ay mamatay? Anong situation, kapatid ko, sa Islam? Anong situation? Kunin mo to sa buong puso mo, hindi yan kunin sa cellphone. Kunin mo sa puso. Balik tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Balik tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, kapatid ko, sa Islam. Ilang juma, nandun yung imam, yung khutbah, yung khatib. Ang dami Muslim na tutulog, subhanallah. Pagtapos ng khutba, ano sinabi ng imam? Basta narinig ko lang. Ano sinabi ng imam? Basta maganda. Pero hindi yan pumasok sa puso. Hindi yan napapasok sa puso. Tenga lang at lumabas. But wallahi, sa araw ng pakukum, lahat ng kamay, lahat ng tenga, lahat ng puso, lahat magsalita, it will succeed sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid ko sa Islam, baguhin natin yung sarili natin. Inshallah. Ako mismo. Inshallah. Inshallah. Baguhin natin yung sarili natin. Isang malakas na takbir. Allahu Akbar.
Wallahi, saksi ang anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala yung sinabi niya. Saksi ng anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid ko sa Islam, huwag kang maiyak bakos namatay si Ustad Ahmad Javier. Mag-iyak ka sa sarili mo, yung kasalanan. Alam natin yung kasalanan natin. Ako mismo, alam, ako mismo. Hina ka masamang tao dito na sa harap mo. Ako mismo, alam natin yung kasalanan natin, kapatid. Kung wala tayo sa kasalanan sa cellphone, nandun tayo ng kasalanan sa labas. Yung mga lalaki, tumitingin ng babae, ayaw niya maglowa ng gaze. Yung mga sisters, hindi susuot na tamang hijab. Mga kapatid ko sa Islam, when are we going to return to Allah subhanahu wa ta'ala? Yung isang tao, habang namatay, paubot siya ng kamatayan, anong sasabihin niya? Kala, Rabbi Rujun! Rabbi Rujun! Ya Allah, bumalik mo ako! Balikan mo ako, Ya Allah! Balikan mo ako, Ya Allah! Anong gagawin mo pagbalikan mo? Anong gagawin mo? Mag-Facebook ka na? Hindi! Para gagawa ako ng kabutihan, para bibigay ako ng sadaka, gayon lang! Wallahi, gayon lang may chance ka na, kapatid ko sa Islam. Gayon lang, sister, may chance mo. Sa gayon lang yung chance mo. Pag umabot ka ng kamatayan, hindi yan babalik. Close na yung chapter mo. Kita na lang tayo sa kabilang buhay. And inshallah, sana tayo, kabilang mga tao na sa lialim ng Allah subhanahu wa ta'ala, at papasok sa Jannatul Firdausil A'la. Amin. 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 Mga kapatid ko sa Islam, Med dua for our beloved Ustad. Kung meron siyang man na ginawa sa inyo na masama, forgive him. Forgive him agad-agad. Kasi lahat tayo gusto nating forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. So forgive our brother. Forgive our Ustad. Marami siyang video na gumawa. Marami siyang video that he did na beneficio sa umma. Mga kapatid ko sa Islam, ikaw din ngayon, tumayo ka na, stand up for the ummah. Maraming non-Muslim outside, hindi nila alam kung ano ang Islam. Maraming misconception about Islam. Mga kapatid ko sa Islam, tumayo tayo. We should stand up. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. We are the best of ummah. Ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'arufi wa nahawna anil munkar. We enjoy which is good and we forbid that which is evil. So inshallah, mga kapatid ko sa Islam, hindi ako nagbibigay ng khutbah o mahaba because si Ustad, marami tayo dito, maraming event, alhamdulillah. Kung siya ay buhay, hindi ako magsalita ng ganyan. Pero ngayon, patay na. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala has took him away. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. May Allah grant his family. May Allah make his family so have sabar. May Allah grant his family sabar. Ang lahat ng naiwan niya, may Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for him. At mga kapatid ko sa Islam, linisin natin yung intention natin always. Always clean your heart. Remember, illa man atallah biqalbin salim. Except the one who stands in front of Allah with malinis na puso. Mga kapatid ko sa Islam, hanggang dito na lang. Jazakumullahu khairan for coming. Sana ito magiging pag-aral tayo. Magiging pag-aral yan. Pag-aral yan. Si Ustad, sobrang lakas, nagbabike lahat. So this is to show you, hindi ka aabot ng kamatayan because ikaw ay may sakit, may COVID. Wala. Yung kamatayan mo, dinagda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit anong ginawa ng Ustad, ito yung kadar niya. Maklalagbay siya at dun siya maaabot ng kamatayan. So tanong mo sa sarili mo, nasa sala ba yung abot ng kamatayan mo o nasa ibang lugar? Hanggang dito na lang. Kung meron mga akong nasabi na ay mali, ito ay galing syaitan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, napakalaking, napakaraming aral.